So mga kaibigan, Casimero Cuadro alas naglabas na ng update patungkol sa kanyang magiging laban ngayong nalalapit po na Setyembre. At Naoya Inoue nagkaproblema sa mga titulo. Binawalan po ng World Boxing Organization na umanggat ng featherweight to bantamweight division mga kaibigan hanggat hindi nalalabanan si Casimero Cuadro alas. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan ko, palike and subscribe po muna and pahit po ng notification bell. Napaka-importante po niyan. Maraming salamat po. Mga kaibigan, hanggang ngayon po no, ay talagang hindi makaangat-angat ng division itong si Naoya Inoue ng basta-basta. Nasa bantamweight po siya at talagang ninanais ni Naoya Inoue na umangat sa featherweight. So nakita naman natin na silip po yan ng World Boxing Organization. Bakit ka mo? Kaya po gustong umangat ng division ni Naoya Inoue ay para mas makaharap niya yung malalakas na boksingero. Samantalang dito sa bantamweight ay may mga humahamon sa kanya na hindi niya po nilalabanan. So ang tinutukoy ko po dito mga kaibigan, eto pong si Casimero Cuadro alas no. Hindi po totoo pala yung mga kaibigan na dahil yan sa promoter ni alas no, dahil po yan sa pagtanggi ng kampo ni Naoya Inoue. Malakas po ang hatak no, at ang pwersa po ng kampo ni Naoya Inoue na tumanggi sa kung sino man ang gustong lumaban dahil nga po still undefeated sila no, at halimaw ng Japan. Kilalang kilala sa malahat po ng mga bansa mga kaibigan itong halimaw at undefeated no boxer na si Naoya Inoue. Sa kabilang banda ng masilip po yan ng mga nakakataas no sa World Boxing Organization ay hindi po agad-agad maaprubahan ang pagtaas ng division nitong si Naoya Inoue hanggat hindi niya nakakalaban etong ating angas ng Pinas na si Casimero Cuadro alas. Ayon po sa ating mga nakuhang update no, ay ginagawan po ng paraan ng World Boxing Organization especially ni Bob Arum na maikasa yung laban ni Casimero at ni Naoya Inoue. Noon pa man ay tinalakayin at sinabi na nga po nagparinig na itong si Casimero na ang kanyang susunod na boksingero makakalaban ay undefeated no, at wala naman tayong ibang naiisip yan na undefeated kundi si Naoya Inoue lamang. Kaya naman yung ginagawa ni Casimero ngayon no ay tuloy-tuloy na pag-iensayo. Wala po siyang sinasayang na pagkakataon dahil anytime soon ay posibleng i-announce po sa Amerika ang magiging laban ni Casimero no at ni Naoya Inoue. So nag-aabang tayo marami, at alam ko yung iba po sa inyo natatawa na lang sa ating sinasabi, pero hindi po yan imposible mga kaibigan. Basta pera-pera po pinag-uusapan no, kahit imposibleng laban mangyayari po yan. Pero yung kay Naoya Inoue at Casimero Cuadro alas, hindi naman po talaga imposibleng laban yan. Nakalaban nga ni Naoya Inoue si Marlon Tapales no, at itong si Casimero si Yukinori Ogoni. So paano magiging imposibleng laban yan no? Nagkakaroon lamang ng problema dahil alam po ng kampo ni Naoya Inoue na hindi nila kakayanin ang ating angas ng Pinas Casimero.